Tayo po ay dumako na sa ating pong pag-aaral dito sa ating paksa na tinatalakay sa the God who is with us, understanding the interactive presence of God. At ating pong tinignan ang mga mahalagang punto dito. So gusto kong balikan natin ng mabilis ang ating pong mga pinag-aralan na. So nandito na tayo sa bahagi na pinag-aralan natin yung The Presence of God for Christian Life. This is our concluding lessons, and sa pagpasok ng buwan ng Abril ay meron pong magtuturo muli sa atin dito ng panibagong paksa sa atin. Ano? At ganda rin namang iba-ibang mga paksa na matalakay natin dito sa ating Sunday School. At malalaman niyo kung sino magtuturo sa susunod. Okay? So dito ay ating tin-raise yung pagpapala ng Diyos ng kanyang banal na presensya mula sa yugto ng kasaysayan, mula sa simula hanggang sa katapusan. At sinimulan nga nating pag-aralan ito doon sa katapusan. Tapos binalikan natin unti-unti mula sa halamanan ng Eden hanggang sa panahon ng pagpasok ng mga tipanan ng Diyos sa mga tao hanggang sa bagong tipanan, na ito ay dito tayo napapasa ilalim sa the new covenant, no? So nandito tayo napasa ilalim sa bagong tipanan ng Panginoon, at ngayon ay nandito na tayo sa huling bahagi, at pinamagatan ko itong The Presence of God for the Christian Life, no? So itong mga bahaging ito ay pinag-aralan kong maigi kung paano magiging mas may progress yung ating pong discussion dito, no? I'll try my best na gawing mas simple yung mga lingwahe, kasi alam niyo pag nagbabasa kayo ng libro, no? Minsan napakahirap ding intindihin yung mga language at walang mga layman terms. So I tried my best to make it more relevant and understandable sa mas nakararami sa atin, no? So I try to avoid yung mga mas theological term. Minsan hindi natin ma-avoid kasi minsan walang katumbas na Tagalog o ano, walang katumbas na mas common na salita, no? Pero I tried my best para maintindihan natin ang husto, no? So yung presence of God for Christian life ay sinabi ko noong nakaraan sa inyo na kung naintindihan natin lahat ang biyaya ng pagbalik ng presensyang espesyal ng Diyos, no, lalo na sa bagong bayan ng Diyos, sa bagong templo ng Diyos, sa iglesyang banal ng Diyos, sa priesthood of all believers, the royal priesthood, ayan ay ang kalipunan ng mga mananampalataya ni Kristo, ang iglesia, no, ay wala tayong dahilan para mabuhay tayo ng mayroong dullness, no? Yung bang para bang walang sigla, nanlulumo, tulad din ng karamihan sa mundo, no, na laging sumisimangot kapag kami mga pangit na nangyayari, ano? At sumasaya lamang kapag gumaganda ang nangyayari sa paligid. Hindi. Palagay ko dapat ay angat tayo sa iba pagdating sa reaksyon natin sa mga nangyayari sa ating paligid, no? Ang buhay natin ay dapat ay makarakterize ng kagalakan, ng excitement in view of Christ's accomplishment in bringing back God's presence to all His redeemed. So yan, isang bagay na dapat klaro yan sa ating lahat, ano, mga kapatid. Kasi nakita naman ninyo, dalawa lang namang klase ng tao rito sa mundo. Mga taong patungo sa kapahamakan at mga taong patungo sa kaluwalhatian. Mga tao ng Diyos at mga tao ng mundo. Dalawa lang yan eh. Mga taong niligtas at hindi ligtas. Mga taong nabigyan ng liwanag ng biyaya ng kapatawaran na ginawa ni Kristo, at mga taong hanggang ngayon bulag sa katotohanan. Dalawa lang.
No? Dalawa, sa ganito lang hinahati ng salita ng Diyos ang tao. Hindi tulad ng tayo, di ba? Sa tinatawag natin sa sociology. Pag nag-aral kayo ng sociology, merong iba't ibang mga antas ng tao sa ating mundo. Merong nasa poverty, may nasa middle class, merong nasa upper middle class, merong mga nasa mas matataas, yung mga rich people, no? May mga tycoon. So, ayan, may mga progressive, may mga third world, may second world, may first world, di ba? May ganyan ang kategorya ng ating mundo ng sa social sciences, sa sociology. Pero sa Bible hindi. Dalawa lang 'yan. No. Mayamang ka pero hindi ka ligtas, doon ka patungo ka sa kapahamakan. Mahirap ka, hindi ka ligtas, patungo ka sa kapahamakan. Mananampalataya ka, mahirap ka, mayaman ka, patungo ka pa rin, patungo ka sa kalbalatian. Ganun lang natin tinitingnan 'yan. At kung ganyan ang ating paningin na naintindihan natin yung dakilang pagpapala na dumating sa atin, hindi lang yung kaligtasan, kundi yung pagbabalik ng banal na presensyang espesyal ng Diyos sa kanyang bayan, palagay ko dapat wala tayong dahilan para maging manlupaypay lagi sa buhay. Ang ibig ko lang sabihin, mayroon tayong dahilan para lumaban. Meron tayong dahilan para makita natin yung futility, no? Yung futility ng worriness, di ba? Yung futility ng anxiety, yung futility ng maraming bagay, no? Hindi ko naman sinasabi na hindi natin nararamdaman yung ganyang klase ng ano. Pero meron tayong dahilan para lumaban. Meron tayong dahilan para makita yung futility ng mga bagay na ito. So, yun. At nung nakaraan, tiningnan natin at binigyan natin ng pansin yung tinatawag na redemptive work of Christ. Now, summary lang naman ang ginawa natin dahil, siyempre, marami tayong pwedeng mapag-aralan dyan, ano? So, we look at the redemptive work of Christ, yung sinabi ko nung nakaraan na the work of redemption aims to reconcile us to God, no? Ang pagtubos, ang pinakadahilan din yan, ang aim yan, mabalik yung ating ugnayan sa Diyos. Magkaroon tayo muli ng malapit na pakikisama sa Diyos, pakikipagkasundo sa Diyos, sapagkat yan ang problema natin eh. Alam niyo, yung pinakamalaking problema ng tao ay maging kalaban niya, ang Diyos. No? Yan ang pinakamalaking problema. Hindi yung kalaban niya, yung kapitbahay niya. O kaya kalaban niya, yung amo niya. Totoo naman yung problema rin naman talaga yan. Ano? Pag kalaban mo yung amo mo. O kalaban mo kung kalaban mo sa politika. No? Ngayon, siyempre, ganyan na. Malapit na naman ang eleksyon. Maraming naglalaban-laban. No? So, hindi yan actually ang problema eh. Ang pinakamalaking problema kung kalaban mo ang Diyos. Sapat kung ang Diyos ang kalaban mo, yung sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Apostol Pablo, naalala nyo nung nandoon siya sa daan ng Damasco. Sabi niya, alam mo bang ginagawa mo? Para kang sumisikad sa matalas na bagay. No? Sumisikad ka sa matalas na bagay. Alam ba, parang sumikad ka sa mga talas na bagay. Napakasakit nun. Ikaw ang masusugatan. Ikaw na ang sumipa. Ikaw na ang nag-offense. Ikaw pa nasugatan. Ganun ang pakikipaglaban daw sa Diyos. Pero actually, maliit na analogy lang yun kung titingnan natin. Sa higit na katotohanan, pag ang kalaban mo ang Diyos, ay matinding kalaban yun. No? Mas matinding kalaban yun kaysa dun sa iniisip nating kalaban. No, kung ang Pilipinas ba'y lusubin ang China, kung ang Russia ay magpakawala ng kanyang mga nuclear bomb or weapon, maliit na bagay lang yan doon sa galit ng Diyos na pwedeng dumating sa tao at pwedeng maranasan ng tao.
At yun ang niresolba ng ginawa ng Panginoon sa Kristo. Nireconcile niya tayo sa Diyos. Inalis niya yung galit ng Diyos sa atin. At hindi lang yun, the work of redemption takes the curse upon Christ in order that multitude of people is to be blessed. No? Not just group of people, but multitude of people. Now, sometimes we think that we are in the minority, di ba? Especially kung yung church mo maliit lang, no? Di ba? Ngayon, naglakihan na yung mga marami mga mega church. Pero kahit na may mga mega church pa, pag titingnan mo yung mga Christian, parang nasa minority siya eh. Pero pag binasa mo yung Revelations chapter 7, madadaanan natin yan sa pag-aaral natin ng Revelations. No? Yung mga nakaputing damit doon, doon sa buko, sa Revelations chapter 7, ang sabi, yung bilang nila hindi kayang bilangin. No, hindi daw yung multitudes. So, ibig sabihin, napakadami rin ang niligtas ng Panginoon. Hindi nga lang kasing dami ng mga hindi naligtas. Pero pag nagsama-sama na sila sa harapan ng trono ng Diyos, hindi na mabilang ang kanilang dami. At yan ay dahil sa Panginoong Jesucristo. No? Yan ay dahil sa Panginoong Jesucristo. Hindi niligtas ng Panginoon, hindi ang kaligtasan na hindi sa Israel lang, kundi sa malaki, sa buong mundo na, sa buong sa mas malawak na bayan ng Diyos. So, yan ang nangyari, no, sa Galatians chapter 3, nabasa natin yan. And then, the work of redemption gives us confidence to enter God's presence. Now, we can enter to God's presence. No? Now, we can come to the Lord anytime. And as a church, we can come to the Lord. Wala nang mediation, no? Wala nang anumang kinakailangan pang gawin para, di ba, nakikita nyo naman sa lumang tipan yung proseso eh. Eh kung si, di ba, merong isang hari, ang pangalan ay King Uzziah. Mabait na hari yun. Maganda yung kanyang ginawa sa bayan ng Israel nung kanyang kapanahunan. Pero dahil sa kanyang mga accomplishment, medyo tumaas ng konti ang ere niya eh. Ano, yan ang isang problema, no? No? Medyo marami kasi siyang nagawa, marami na contribute, medyo tumaas ng konti. Aba, yung trabaho ng priest, ginawa niya. Pinasok niya maging yung templo. Nagalit yung propeta sa kanya, di ba? Bakit mo ginawa yan? O, anong nangyari? Nagkaketong siya. Naintindihan niyo ba yan? Ang ibig ko lang sabihin, kasi mayroong prosesong pagdadaanan bago ka makapasok sa presensya ng Diyos. O kinakailangan, hindi ka pwede, kahit hari ka pa, kung hindi ka naman priest, hindi, you cannot enter to God's presence without going through the process. The process is, dadalhin mo dun sa priest, and then yung priest naman, muna bago niya gawin yun, mag-aalay muna siya ng para sa kanyang sarili, once a year, di ba? Tapos dadalhin niya yung handog mo, dadalhin niya, tapos marami pang mga ritual na ginagawa para ang iyong handog at ang iyong paglapit ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Pero nung ang Panginoon sa Kristo ay namatay doon sa krus, binuksan niya ang tabing na naghihiwalay sa tao at sa Kanya. Kaya pwede na tayong lumapit sa Kanya ng may confidence, ng may lakas ng loob. Inalis niya na yung dalawang kerubim, di ba? So, binanggit ko na yun sa inyo noong nakaraan, doon sa Eden, binabantayan yan eh, ng mga kerubin. Di ba? Mayroong kerubin na nagbabantay doon sa Eden na para hindi na makapasok ang tao doon, para hindi niya makain yung tree of life. Tapos doon sa tabernacle, meron ding image ng kerubin doon na nagbabantay. Yun yung ibig sabihin, oh, baka pumasok ka ng illegal, nandiyan ang kerubin. Inalis na lahat yun. Inalis na yung bar na yan. No? The cherubim have withdrawn to their stations before the throne of God. Revelations 4, 6 to 8. And the new Adamic humanity may once again enter into the divine presence of God. Now, sa umagang ito,
pag-aralan natin itong isa pang bahagi at dito na natin tatapusin yan. Ano? At sa susunod, meron tayong parang appendix, parang hiwalay na paksa na appendix. Medyo, sabihin ng appendix, medyo may kaugnayan din dito sa mga pinag-aralan natin. Di ba, pag nagbabasa kayo ng libro, merong appendix minsan eh, sa huli. Na, so, merong mga isolated topic na dinidiscuss doon. So, may mga ganyan. So, yun ang gagawin lang natin. Ano? Para pagdating ng April, eh, tuloy na yung isa pang paksa na pag-aaralan natin. Okay, the enabling work of the Spirit. Ito pa yung isang biyaya eh. Pagdating sa usapin ng presensya ng Diyos sa buhay natin, sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. Kailangan natin maintindihan lagi yung ginawa ni Kristo at kailangan din nating makita yung biyaya na ibinigay sa atin ng Espiritu Santo, yung enabling power ng Spirit, yung enabling work ng Holy Spirit sa buhay ng isang Kristiyano. So, for a note, let me say this, that not only does Christ's work of reconciliation call us to draw near to God, it also prepares us, prepares the way for God to draw near to us, and He does so most obviously in the coming of the Holy Spirit. So nakita niyo yung Panginoong Kristo, no? Yung gawa ng Panginoong Kristo ay na isang gawain na mapalapit tayo sa Diyos, at ang gawa naman ng Banal na Espiritu ay inilalapit naman niya ang Diyos sa atin. So makita niyo natin kung gaano kahalaga yung pagkilos ng Trinidad, ng Banal na Trinidad dito, ng iisang Diyos at tatlong persona, upang maging makabuluhan at makatotohanan ang ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. So in our current place in the story of redemption, pinangako ng Diyos, no, naalala nyo, John 14:18 yata yun, na sinabi ng Panginoong Kristo, anong, di ba, aalis ako, pupunta ako sa Ama. Pero huwag kayong mag-alala, sabi niya, John 14:18, I will not leave you orphan, sabi niya. Hindi ko iiwanan na parang, ano ba yung orphan? Palaboy ba? O, hindi naman, ulila. Minsan yung simpleng Tagalog, hindi natin may... hindi ko kayo iiwanan parang mga ulila, no? Na walang mga magulang na mga ngalaga, parang ganyan, ano? Sapagkat, anong gagawin? Ibibigay ko sa inyo ang Espiritu Santo. Yan ay covenant promise sa atin, no? Ang Espiritu Santo ay darating sa inyo. And He gives us the Holy Spirit, the presence of God, no? Through the Holy Spirit, in this almost final act of redemptive drama. So, yung redemptive history, yung history ng redemption, nandito na tayo sa final act. Nasa huling bahagi na tayo. Nabubuhay tayo sa tinatawag na the last days. Now, ulitin ko lang ha. Last days. Hindi last day. Iba yung last days sa last day. Last days, yan ay mula nung dumating ang Panginoong Kristo, sinimulan niya na yung last days at hanggang sa huling bahagi, no? Nang bago dumating siya. At yung last day, ito yung mismong pagdating niya. Yun tinatawag na last day. Ibig sabihin yung last day of history ng redemptive history, ng history natin dito sa mundong ito, no? At pagpasok nung pagdating ng Panginoong Kristo, magpapasok sa isang panibagong yugto, ang bagong langit at bagong lupa. So, matatapos na itong history na ito, itong bahagi ng kasaysayan na ito. So, nandito na tayo sa final act of redemptive drama. At gusto ko rin sabihin at ulitin, maaaring na talakay na natin ito sa nakaraan, no? Na ang kaharian ng Diyos ay dumating na rin. Dumating ang kaharian, sa wikang English ay inauguration. Nag-inaugurate na yung kaharian ng Diyos sa nung dumating si Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Nagsimula na ang kaharian ng Diyos. Nandito na ang kaharian ng Diyos. At si Kristo ay naghahari na doon sa langit, nakaupo na sa luklukan, kanang luklukan ng Diyos Ama. So naghahari na, nandito na ang kaharian ng Diyos. Nandito na sa ating mundo.
Pero ang trabaho naman ng banal na Spirit, ine-expand niya, tinutulungan niya tayo to expand, no? And to preserve and expand the kingdom of God sa pamamagitan ng banal na Espiritu habang hinihintay natin yung full consummation ng pagdating ng Panginoong Jesucristo. So, nandito pa rin tayo sa isang mundong makasalanan, kaya kahit nandito yung kaharian ng Diyos, may tension kasi hindi pa ito yung hindi pa ito lubos, mayroon tension sa makasalanang mundo at sa mga pinaghaharian ng Diyos. No? Ang mga pinaghaharian ng Diyos at ang makasalanang mundo, naglalaban 'yan. Nagkakaroon ng tension. At nararamdaman natin yung tension na 'yan sa ating personal na pamumuhay at maging sa atin bilang isang iglesia. Mayroong tension. Hindi lahat ng gusto natin nasusunod. Hindi lahat ng nakikita nating tama, yun ang nangyayari. May tension dito sa loob ng pagkatao natin, sa loob ng isip natin, at maging sa atin bilang isang iglesia. But the work of the Holy Spirit is here with us sa community ng mga believers upang tayo ay patibayin, upang tayo ay dalisayin, upang tayo ay pabanalin, at maranasan natin ang kanyang presensya habang hinahanda tayo sa pagpasok sa isang panibagong yugto ng kasaysayan. Yan ay pagpasok natin sa bagong langit at bagong lupa. Okay? So, yan ang great comfort na meron tayo ay nasa atin ang banal na Espiritu. Huwag natin kakalimutan yan. Kasama natin siya. Tayo ay templo ng Espiritu Santo bilang isang iglesia at bilang isang mananampalataya. Kaya hindi, binanggit ni Brother Chris nung nakaraan, di ba? Sinasabi na, nananahan sa atin ng Espiritu Santo, personal, yung indwelling, pero nananahan din siya sa iglesia. So, mahirap ipaliwanag yun, ha? Medyo mind-boggling yan. How can it be? But it is true. It is real. And it is what the Bible says. Nananahan sa akin, nananahan din sa atin. So, yun yung sense na yan. Hindi mo pwedeng ikaw lang, hindi mo pwedeng angkinin lang sa sarili mo. Sa atin at sa akin. Okay? At yan ay isang malaking comfort. Si John Owen, isa sa mga mahusay na Puritan writer and of course Puritan theologian. He was considered to be one of the best Puritan theologian, ano? Sa kanyang libro na The Spirit and the Church. Maganda itong libro na ito. Sabi niya, it is a great comfort, support, and refreshment to believers to consider not only that the Spirit is there yata yan, ha? Comforter. Consider not only that the Spirit is their comforter, but that He is sent by the Father and the Son to be so. And there cannot be a greater evidence of the care of Christ for His people in all their sorrows and sufferings than this sending. Yan. Madaling intindihin itong language ni John Owen dito. Kasi meron dyan sa library natin, yung Puritan paperback. Ano? May mga inaayos minsan nila yan, eh, para yung lingwahe ng mga Puritans ay mas maintindihan ng mga modern reader. Kung binasa nyo si John Owen at saka ibang mga Puritan writer, English nila medyo may old English, ano, pwede yung sabihin. Kaya maganda yung pagkakapunto niya rito, ano, na sinasabi niya rito na ito yung great comfort natin, mga kapatid, no? Sapagkat haharap din tayo sa mga sorrows and sufferings. And yet, the fact and the understanding that the Spirit is in us, the Spirit dwells in us, the Spirit comforts us, ay malaking bagay ito sa pagharap natin sa ating pong mga challenges na buhay. In conclusion, doon sa sinabi ni John Owen, the divine presence in the Spirit of God is a central means in the current preparation for the elect, for the coming eschatological presence of God doon sa bagong langit at bagong lupa. Now, so, ngayong umaga, bilisan na lang natin, what does the presence of God in the Holy Spirit do for the Christian life? So, yun ang ating
tanong, ano, anong nagagawa ng presensya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa buhay Kristiyano? Una, the Spirit makes the Christian life possible. Why? Because 1 Corinthians chapter 6 verse 11 says, "And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God." No? So, ang hirap maging Christian talaga yun. Kung totoo, sabi nga, ang buhay Kristiyano daw, eh, hindi lang daw mahirap, imposible pa eh. Kasi, andito tayo sa buho, sa mundong makasalanan, may natitira rin kasalanan dito sa puso natin, ano? Eh tapos, ang daming problema, ang daming sitwasyon, ang daming mga collisions and collusions, sabihin na natin na ganyan. But sabi niya, but you were washed. You were sanctified. You were justified in the name of our Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. No? Eh, nung, kailan ba yan? Nung isang araw ba, nung nakaraang araw, meron lang nagpumasok doon sa ano ko eh, no? Sa wall ko yung patungkol sa desiring God kay John Piper. May nagtanong, bakit daw ang isang Christian, eh, Christian na siya, eh bakit nag-i-struggle pa siya sa kasalanan? No? Bakit hanggang ngayon ay natetempa siya ganyan-ganyan? Pinakinggan ko yung sagot ni John Piper, kako baka meron bagay na pwede akong makuha ron sa sagot niya na para mala. Hindi, alam mo sa sagot niya, wala siyang binigay ng mga formula, no? Kundi sinabi niya lang, dapat naintindihan mo ganito ka. Dapat naintindihan mo ganito ka. Paano malalabanan yung temptation? Dapat naintindihan mo, ikaw ay niligtas na. Dapat naintindihan mo, ikaw ay binago na. Ganun lang eh. At dapat, ang pinakamahalaga pala sa paglaban natin sa mundong makasalanan na napaka-imposible talagang tayo magtagumpay on our own is yung understanding. The understanding of these things that we are washed, we are sanctified, we are justified. Tayo ay mga pinawalang sala. Ba't ka mamumuhay pa sa kasalanan? Pinawalang sala ka na nga eh. No? Tayo ay mga binabanal. Eh bakit? Bakit gusto mo pang mabuhay na labag sa kabanalan? Eh binabanal ka na nga eh. No? Bakit gusto mo pa nang marumi? Eh nililinis ka na nga eh. Diba? The Spirit makes the Christian life possible. And then, the Spirit applies the work of Christ to us. Romans chapter 8, verses 9 to 11. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit. If in fact, the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Pag binasa mo ito, parang ang hirap ding unawain eh, no? Parang hirap ding isa, ano eh. Paano ba itong mga katotohanan ito na nag-dwells in you, the Spirit of God dwells in you, di ba? O pinupunto lang dito, in-apply eh, ng banal na Espiritu yung gawa ni Kristo para sa atin. Na lagi niya sinasabi sa atin, niligtas ka na ni Kristo, no? Ang Panginoon Jesus Kristo ay namatay na para sa iyo. Parang ganun yan eh, no? At pinaaalala sa atin lagi yan, bilang siya'y nananahan sa atin. At alam mo ba na, yung bumuhay kay Kristo sa mga patay, ang siyang Espiritu Santo rin bumubuhay sa iyo at nagbigay ng buhay sa iyo. So ina-apply niya yung gawa ni Kristo sa buhay natin. Ipinaaalala. Kaya nga, sa akin, parang imposible na ang isang Christian nahuhulog sa kasalanan, nagkakamali, minsan nakakagawa nga ng mabigat na kasalanan. Pero imposible mamuhay siya sa kasalanan eh. Imposible na bumalik siya sa putik eh.
at maglumangoy-langoy siya dun sa putik ng kasalanan. Eh, sabi nga, the Spirit of Christ is in you. Dwells in you. Work in you. He is applying the Word of Christ in you. Imposible. Maliban lang, baka wala talaga. Kaya di ba sabi niya rito, oh, if in fact, the Spirit of God dwells in you, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. Maybe you are not belong to Him. So, yung question doon sa, kay John Piper, doon sa Desiring God, merong, may, parang ano yun eh, question and answer doon na, eh, bakit meron pa akong ano, meron akong struggle sa kasalanan? No? Well, the mere fact na nag-i-struggle ka sa kasalanan, the Spirit of Christ is in you. Because if you're not struggling with sin, then there's something wrong with you. No? There's something wrong with you. Baka wala ka pa sa Panginoon. Nag-i-enjoy ka sa kasalanan. And then, the Spirit unites us to Christ our Lord. Eh, halos parang mga parang synonyms din, ano? Parang mga magkakaugnay lang yung mga salita. Pero sa 1 Corinthians 6:17, ito yung sabi, but he who is joined to the Lord becomes one spirit with Him. If you are joined with the Lord Jesus Christ, nagiging isa ka daw sa Kanya in spirit with Him. Si Sinclair Ferguson, sa kanyang librong The Holy Spirit, maganda yung libro niya. Meron tayo sa library niya. No. Our union to Christ, sabi niya, is inaugurated by the renewing work of the Spirit in which He begins the transformation into the image of Christ which will be completed at the eschaton. Pag sinabing eschaton, the last things, mga huling, ba, huling panahon, yung pagdating ng Panginoong Jesucristo. The ancient promise is thus fulfilled that God would give His people new hearts and spirits through the indwelling of His Spirit, resulting in a new lifestyle. So, why we have a new lifestyle? Why we have a changed life? Because we are united in Christ through the Spirit. Okay? And then, the Spirit affirms our adoption into the family of God. Romans 8:15 and Galatians 4:4-7. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons by whom we cry, Abba, Father. Diba? Ano daw tinanggap natin? Hindi espiritu ng pagkaalipin, no, nababalik tayo sa takot, kundi espiritu ng pagampon o pagkupkup bilang mga anak. Kaya pwede na tayong tumawag ng Abba Father. Abba Father. Yung salitang Abba Father, yan ay cry of endearment, no? Abba. No, pag sinabing yan, cry of endearment yan. Ano niyo ba yung endearment? Para bang, di ba minsan, papa, no? Pero minsan tinatawag ng pops. That's endearment, no? Mommy, mom, di ba? No? Yan. So, yun yung ibig sabihin ng cry of endearment. Parang sobrang lapit, no? Galatians 4:4-7. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. No? At alam nyo, yung espiritu ng adoption, yung espiritu daw ng pagkupkup o pagampon, hindi ito isang klase ng ano, 'di ba? This is not something that need to be processed or to be promulgated by the court. 'Di ba pagka yung mga pag-aampon, yung nag-aampon, may proseso 'yan eh. No? Yung talagang yung
tamang paraan. Diba? May proseso yan. Minsan may court order yan. Si Pastor Steve Hofmeyer, yung isa sa mga anak niya, ay inampon niya yun, ano? Kaya makikita mo, yung anak niya, mayroong Caucasians puti, yung isa Pinoy eh. Kasi ampon yun. Pero Hofmeyer yun. Lahat ng privilege ng Hofmeyer nasa kanya. Pero bago nangyari yun, may process yun. No? Si Pastor Gilbert McAdam, naging pastor ng CREC, no? Ng Covenant Reform Evangelical Church. Calvary Reform Evangelical Church. Medyo nahirap nung pauwi na sila sa Scotland, isa sa mga issue, paano nila madadala yung kanilang anak. Ayun ay ampon, no? Pero dumaan yun sa proseso at inaprubahan yun ng korte. So may process para maging ampon. At ang isang ampon ay totoong nagiging anak. Lahat ng privilege ng isang anak, natural na anak, ay privilege ng isang inampon. Pero may process yun. May procedure yun. Merong promulgation ng court. Pero hindi ganyan ang ginawa sa atin. Nung tayo ay nakakilala kay Kristo, daglian, ang tawag sa English, the instantaneous. Ano? Daglian yung pag-ampon sa atin sa pamilya ng Diyos. Mabilisan. Hindi mo mabilisan. Daglian yung tamang salita. No? Hindi dumaan na sa kinakailangan. May mga proseso pa. No? May mga promulgation pa. Hindi. Daglian yun. It is instantaneous at the moment of our conversion. Tinan nyo yung gamit ng salita rin, di ba? We have received the spirit of adoption and then we cry, Abba Father. Now, siguro, pwede natin itong i-illustrate in this way, di ba? Yung picture is not difficult to grasp when we look at this way. Halimbawa, yung isang tao o dalawang yung mag-asawa, gusto nilang, sabihin natin, isang tao, nung unang panahon na mayroon pang slavery. Kasi sa atin ngayon, hindi na natin masyado naintindihan kasi wala na yung practice ng slavery. Nung unang panahon, mayroong slavery eh. So yung mga noon, mayroon man tinatawag na slave market. No, may slave market. So pupunta ang isang benefactor, gusto kong mag-ampon ng isang slave, pupunta ako doon sa slave market. Dalawa lang naman ang pumupunta sa slave market eh. No? Bibilhin niya yung slave para maging malaya. Maging malaya na siya. Pero bibilhin niya para ampunin niya. No? Ampunin niya. Maging kasama sa pamilya niya. Dalawa lang yung ginagawa ng mga benefactor, yung mga pumupunta sa slave market nung unang panahon. So, ganun, ang ginagawa, may proseso yun, ano? Pero at the very point na binili niya yon, agad-agad ampun na kagad siya. So, kasi yun ang kasunduan. Ano bang plano mo? Ampunin? Or ano? Di, ampun. Kabahagi na kagad siya ng kanyang pamilya. So, ganun ang pwede nating sabihin na at the very point na siya ay naging nabili, hindi na siya slave. Siya ay family adopted son or daughter na. Meron na siyang legal standing. Meron na siyang actually, pag binili mo yon, bat mo kukunin o bibili ng isang slave sa slave market? Gusto mong bigyan ng quality yung buhay niya eh. No? Gusto mong bigyan ng kalidad. Kasi walang kalidad ng buhay ng mga slave noong unang panahon. Kawawa naman sila. So marami na kayong napanood na pelikula na ganyan, di ba? Amistad, napanood niyo yan? Grabe yun. Di ba? Grabe. Iiyak ka sa pelikula na yung pagka napanood mo. Yun ang totoong reflection ng mga slave nung unang panahon. Hmm? Diba, dadalin sila, lalagay sila sa mga barko, nakatali, doon na sila iihi, doon na sila dudumi. Pag nagkakasakit at mukhang malabo ng makahalig, tatapo na lang yan sa dagat. Anong katindi yung buhay ng mga... So walang quality yung buhay nila. So inaampon para magkaroon ng quality. No, magkaroon ng kalidad, mayroong future at mayroong magandang standing sa society.
The same is true with the purpose of redemption. That is to liberate us from the slavery and exalt us as children to be an heir of God. Tayo'y maging mga anak ng Diyos at maging tagapagmana ng Diyos. And there is no suggestion of delay here. The coming of the Holy Spirit in our lives affirms that reality. At the moment of our conversion, the Holy Spirit dwells in us, and that dwelling is also the affirmation that we are children of God. Huh? Walang delay dun. And let us use this analogy of a newborn child. Diba? A newborn child begins to breed once it has been delivered. Tama ba yan? Pag siya ipinanganak na, lumabas na sa sinapupunan ng kanyang ina, siya ay makakahinga na on his own. No? On his own. No, nasa loob pa lang siya ng kanyang ina, ng sinapupunan ng kanyang ina, humihinga siya batay sa buhay na galing sa kanyang nanay. So at the moment ng kanyang delivery, makakahinga siya on his own. And anong gagawin para patunayan, no? Para i-announce na itong batang ito ay humihinga na nga on his own. Anong ginagawa? Pinaiiyak. Di ba? Yung kanyang pag-iyak ay isang announcement that this child is now breathing on his own. No? Yun sinasabing Abba Father. Ang ginagawa doon ng Holy Spirit na sa atin, mananahan siya sa atin, ano? At pagkatapos bibigyan niya tayo ng hininga para tayo ay makapagsalita ng Abba Father! Ama! Ganun. Yun ang ginagawa sa atin ng banal na Espiritu. The same is, yun yung consequence of spiritual birth. We are born again by the Spirit. The Spirit of God enters the nostril of a newborn believer and His indwelling presence announced to the believer's heart by the cry, Abba, Father. That's wonderful, brethren. Yun ang ginawa sa atin ng Panginoon. Okay? And then, last but not the least, the Spirit gives... The Spirit gives power to the proclamations of the Word. Now, bilisan ko na. Acts chapter 2, verse 37 to 39. Now, when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter... Nag-preach si Peter yan, you know? Nangaral siya, yun ang context siya. Nangaral siya sa panahon ng Pentecost, no? Nangaral siya. So when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostle, brothers, what shall we do? And Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to Himself. Alam niyo, ginagamit pa naman itong talatang ito ng mga kapatid natin sa Presbyterian, ano? Yung kaya binabaptize yung mga children. Yung salitang, yung huling-huling bahagi dyan, di ba? For the promise is for you and for your children. No? Pero mayroon pang susunod na salita eh. And for who are far off, everyone whom the Lord our God calls to Himself. Sino daw yung you at saka yung children? Everyone whom the Lord our God calls to Himself. So, wag ang problema sa mga kapatid natin sa grupo ng mga Presbyterian, inaangkin nila yan para sa mga anak nila na kahit na hindi pa mananampalataya, yun daw i-promise na rin sa kanilang mga anak. No. No. Promise ito sa lahat at maging sa mga anak na tatawagin ng Diyos para sa kanyang sarili. No? Hindi sinabi, anak ng mananampalataya. No? Anak ng mananampalataya, pwede, natatawagin din ng Diyos para sa kanyang sarili. Yun ang dapat na maging malinaw doon. Ano? So, alam na, ano na nakita natin? 3,000 mga kaluluwa ang naligtas dito. No? Na naging bahagi ng ano, activity ng Holy Spirit. So, at Pentecost, no, brethren, itong isang gusto ko rin bigyan ng pansin dito sa Pentecost, yung exact opposite na nangyari sa Genesis
chapter 11 ba yun? Yung sa Tore ni Babel? Naalala niyo ba sa Tore ni Babel? Di ba yung mga grupo ng mga tao from every nations? No? Hindi pa naman klaro yung mga nations noon, pero merong mga iba't ibang klase ng mga tribu eh. No? Nag-gather sila doon sa Shinar, sa Tore ni Babel. Anong purpose nila? To reach God. No? To reach God. On their own. Anong ginawa ng Diyos? Tinaboy sila. Tinaboy sila eh. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kinonfuse yung language nila. Kaya, imbis na ma-reach sila yung Diyos, ano nangyari? Nag-iba-iba sila ng salita at nagkanya-kanya sila. Ibig sabihin, para-paraan ng pagtataboy na rin ng Diyos sa kanila roon. Because they want to reach God on their own. No? And God throw them away. Cast them away. But in the Pentecost, iba klase nangyari. Ni-reverse dito sa Pentecost yung nangyari doon sa Tore ni sa Tore ni Babel. Tinawag ng Diyos yung mga tao sa iba't na may iba't ibang wika. Galing sa iba't ibang lugar, pinagsama-sama sa isang lugar. No? Yan ang work ng Holy Spirit. No? The work of the Holy Spirit ay exact opposite ng nangyari sa Tore ni Babel. Sa Tore ni Babel, yung mga bayan sa iba't ibang lugar nagsama-sama, isa lang siguro yung wika nila ng araw, tinaboy ng Diyos, binigyan ng iba't ibang wika, nagkanya-kanya. No? Sa Pentecost, pinagsama-sama ang iba't ibang wika, inilapit niya sa kanya sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo. So, yan ang ginawa ng Holy Spirit. Naging makapangyarihan ang pangangaral ng salita ng Diyos sa pagkilos ng Espiritu Santo. So, the very thing the nation sought at that incident, at the Tower of Babel, no, they sought God on their own pride, has ngayon, nag-iba. God sought them. Different nations, different tongues together through the dynamic work of the Holy Spirit in the proclamations of the gospel, and 3,000 souls were added. Were saved and added to the church that day. And then, last, the Spirit keeps us in salvation. O pwede nating sabihin yan, sanctification keeps us in salvation. No? Romans 8:13. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put death the deeds of the body, you will live. Napansin ninyo, yung trabaho daw ng pagpuput to death the deeds of the body is ours. Through the Spirit. Through the power of the Spirit. If by the Spirit you put death the deeds of the body, you will live. Kasi, kinakailangan yun. So that salvation will remain to us. So sanctification ang tawag natin dyan. Ano? 1 Thessalonians 1 verse 4 to 6. For we know, brothers loved by God, that He has chosen you, because our gospel came to you not only in word, but also in power and in the Holy Spirit, with full convictions. You know what kind of men we proved to be among you for your sake, and you became imitators of us and of the Lord, for you received the word in much afflictions with joy of the Holy Spirit. We therefore must kill the remnants of sin and worldliness in our lives. Nalagay ba yan? Hindi pala. Ay, sorry. Hindi ko nailagay pala yung isa pang verse. Sorry, kaya ano. Colossians 3 verse 5 na pagsama ko rito sa note ko. No? So, yun yung huling-huli. Sabi doon, you know what kind of men we prove among you for your sake, and you became imitators of us and of the Lord, for you received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit. So, referring to the power of the gospel being preached to the Thessalonians at the time, at sabi yung Holy Spirit ang nagbigay ng full conviction, at ano, binago sila eh. No? Binago sila eh. Naging imitator sila ng Panginoon. Dati sila mga sumasamba sa Diyos-Diyosa, naging imitator sila ng Panginoon. Doon, Colossians 3 verse 5 na
No, hindi ko na nabanggit yan, ano, yung sinasabing, we therefore must kill the remnants of sin and worldliness in our lives. So we are responsible for our sanctifications. We are responsible for living a holy life, you know, for fighting sin, for putting death the deeds of the body by the power of the Holy Spirit. Laging magkasama yun eh. Laging magkasama. Diba sabi doon sa Philippians chapter 2, verse 12, sabi doon na, work out your salvation with fear and trembling. Diba? Work out. So, ikaw yun. Work out. Pag sinabing work out, work it out. No? Ipamuhay mo, ipakita mo, no? Ang kaligtasang taglay mo. So, ikaw yun. Pero may susunod na salita ron eh. No? For it is God who works in you both to will and to do. So, dalawa. No? Ikaw ang mamumuhay. Ikaw ang lalaban. Ikaw ang magpuput to death the deeds of your body. Ikaw ang magpapakita na kligtas ka. Ikaw ang responsable dyan. But the Lord works in you both to will and to do. Wow, ganda ng salitang yun, ano? So, hindi tayo iniiwanan ng Holy Spirit so that our salvation will continue to be expressed until the end. Okay? Now, pasensya na kayo. Medyo lumagpas ako ng konti. Pero, ito yung summarizing conclusion nilagay ko na dyan, ano? Isasummarize ko lang lahat ng mga napag-aralan na natin sa ganyang salita. God's mission is to bring back His special presence to His world. No? Kasi nawala yan, di ba? Nung nagkahulog ang tao sa kasalanan. He, the Father, removed the barriers of Eden caused by sin through the life and work of Christ, the Son. God's presence dwelt in the sinful world through the incarnation of Christ. So, bumaba mismo ang presensya ng Diyos dito sa makasalanang mundo nung si Kristo ay nagkatawang tao. He draws us near to God. But Christ does not leave us on our own. He sends His Spirit to apply His work of reconciliation and make us holy. Not only that, but the Spirit unites us with other believers in the church. We work corporately as the temple of God to tell others God's presence and to prepare one another in the church for eternity with God. We anticipate the day where we hear yung salita ng Panginoon sa Revelation 21 verse 3, behold, the dwelling place of God is with man. So yan ang pinasabi natin, summarizing conclusion, o sabihin natin ang pinaka-summary ng lahat na napag-aralan natin. No? Ang spirit, ang presensya ng Diyos nasa Eden, nawala, no? Nagkaroon ng barrier, unti-unting bumalik, bumaba mismo ang presensya ng Diyos sa mundong itong makasalanan, sa buhay ng Panginoong Jesucristo, at umakyat ang Panginoong Jesucristo, hindi niya tayo iniwan on our own, sa kanyang community, binigay niya ang banal na Espiritu, habang tayong lahat, ine-expand natin itong presence ng God, itong temple ng God sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, at ang Holy Spirit, tinutulungan niya tayo maging banal, maging dalisay, bilang paghahanda sa isang pangwalang hanggang realidad na ipinangako niya sa atin. At sa araw na yon ay maririnig natin, Revelations 21 verse 3, narito ang Diyos ay muling nanahan sa mga tao. Tapos na po ako, mga kapatid. At tapos na rin ng oras. Konti na lang yung ating break. Pasensya na, Pastor Proy. Sige, tayo po ay magkaroon ng mabilis na break, mga kapatid. At thank you sa inyo pong pagtsatsaga.